Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ngayon po ay nagpipintura po kami ng rooftop. So panoorin po ninyo mga boss hanggang sa dulo para po makita po ninyo kung ano po yung mga ginagamit po namin dito. Para kahit papaano mga boss, may mga idea po kayo kung ano po ba ang dapat nating gamitin pagka ganitong naka-expose po sa ulan at araw. So simula na po natin. So ang ginagamit ko po dito mga boss ay E+ Floor Master. Ito po ay chlorinated rubber based floor coatings. Ito po ay ginagamit po talaga mga boss para po sa mga trabahong na-expose po sa ulan at init. At ito po ay pang light foot traffic lang po siya. Ibig sabihin po, yun po yung nadadaanan po ng tao o natatapakan po ng tao. Kagaya po ng mga basketball court na wala pong mga bubong, kagaya po ng mga tennis court. So swak na swak po ito mga boss para po dito sa project na ginawa ko dahil ito po ay rooftop. At dito mga boss, paghalo-haloin ko po ang kulay itim at yung light gray. Dahil ito lang po ang stocks ko pong pintura, itong kulay itim at kulay gray. So paghaloin ko po ito mga boss para po magkasya po ito dito po sa rooftop na gagawin ko. Of course mga boss, meron po itong floor master reducer. So may sarili po itong reducer. Ito po ay one component lang po. Wala po itong catalyst. Ang meron lang pong catalyst mga boss na pangsahig na pintura ay yung kanilang E+ floor guard. Yun naman po ay pang-heavy duty po talaga. Pwede pong nadadaanan po yun ng mga sasakyan kagaya po ng mga forklift, mga trucks, at yun po ay pinipintura po talaga yun para po sa mga warehouse, mga laboratory, basketball court at iba pa. So paano nga pala mga boss templahin itong E+ Floor Master chlorinated rubber based floor coating? Meron ba itong primer na pwede po nating pang primer bago po ang kulay? Hindi po. Ang ating E+ Floor Master mga boss ay self primering po ito mga boss. Yung una po nating patong dito mga boss, yun po ang magsisilbi bilang pang primer. Yun nga lang, magkaiba po ang mixing ratio dahil kapag pang first coat mo siya o pang primer, mas malabnaw po siya. Ang timplada po sa reducer na gagamitin po dito, basta pang first coat, yan po ay aabot po hanggang 30% na floor master reducer. At kapag mag second coat na po tayo, ang timplada naman po na gagawin po natin ay i-adjust po natin. Magiging 15 to 20% na lang po na reducer ang ating gamitin. Siya nga pala mga boss, bago ko po ito pininturahan, itong rooftop na ito mga boss, ay ginamitan ko muna ng pang waterproofing. Yung pang positive side na waterproofing mga boss ng E+, yung kanilang E+ concrete band. Yun naman po ay hinahaluan po ng simento. So ang ratio po nun, kung isang galon na concrete band, ay hinahaluan po yon ng 4 kilo na simento. Kaya lang, ang ganong klaseng waterproofing mga boss, ay kailangan mo siyang itapping. So ibig sabihin, lalagyan mo siya ng buhos ng simento. Dito naman sa ginawa ko mga boss, hindi ko na kailangan na itatapin ko pa ito ng simento. Kaya ang ginawa ko na lang po, pininturahan ko na lang po siya ng pinturang pangsahe para matakpan po yung concrete band na nilagay ko po sa ilalim po nito. At dito po natapos mga boss ang ating video ngayon. Pero kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga boss at huwag pong kalimutan i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po!